Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! Yes, gusto kong i-share sa inyo yung ginawa kong pag-home service last day. Madami akong ginawa doon, nag-mani, pedicure, tapos nag-haircut ako. Ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, syempre, yung hair naman, haircutting, na sikat ngayon. Sabi kasi nila, ito daw yung sikat ngayon, yung sa Korean na wolf cut. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Sa hanggang dito lang yung length ng hair. So, nakita ko naman, para naman siyang two-layer lang. Kaya lang, siguro, iniba yung tawag. Kasi dati guys, kung natandaan nyo na si Jeneline Mercado, nagpa-haircut siya noon ng tawag nyo na yung octopus. Sikat na sikat yun. Talagang lahat noon nagpapagupit noon. Kasi mahaba naman siya. Parang ganun din, yung walang pinagkaiba. Yun lang siguro ang tawag, kasi nga Korean ang tawag nilang wolf cut. So guys, samahan nyo ako sa buong video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yun. Simple lang yung paggawa ng wolf cut, pero maganda siya, maganda rin yung outcome niya. Bagay na bagay siya ngayon, lalo na kung panahon natin sa ngayon na summer. So guys, see you. Okay, magsimula na po tayo. Ang una natin gagawin, syempre, palagi natin sinasabi ang sectioning ay napakahalaga sa paggugupit. Pero guys, kung kayo po ay bago sa ating YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share. So, ito na nga po. Ang una natin syempre gagawin, lalo na kapag ang customer natin ay mayroong long hair. So, mahirap sa mga customer natin na magbago ng style ng kanilang buhok, lalo na kung nasa year na nilang napahaba yung kanilang buhok. So, syempre, summer for a change, kailangan nila na magpagupit. So, una natin ginupit hanggang dyan muna. Ngayon, syempre, makaka-encounter tayo guys ng mga customer na meron silang dalang mga picture from YouTube, at makikita nila na gusto nilang gayahin. So, ang nakita niya talaga na gusto niya talagang itry ay yung wolf cut na sinasabi ko sa inyo. So, mahalaga na mag-decide muna mabuti ang ating customer kung ano ba talaga yung ipapagupit niya. Kasi guys, lagi nating tatandaan na kapag hindi po magkasundo yung naggugupit at saka po yung customer, hindi niyo naiintindihan kung ano ba talaga yung ipinapagupit niya, mahirap po yun. Kasi nagkaroon na rin po ako ng ganyang experience. Nagpagupit siya, hindi naman niya masyadong naintindihan yung magiging resulta. Wala naman siyang dalang picture, so nagkaroon po ng problema. Kaya napakahalaga ng pag-uusap muna ng mabuti ng customer at saka po ng hairdresser para malaman po kung ano talaga yung kanyang gustong gupit. So ayan, nag-design siya at ipinakita niya mula sa YouTube yung kanyang gupit na gusto. So, nag-aalangan lang siya kung talaga nga bang yun ang gusto niyang ipa-haircut, kasi nga nanghihinayang siya kasi nasa 2 years na pinahaba niya yung buhok niya. So, sabi ko naman, sinadjust ko rin naman sa kanya na for a change nga, kasi total summer, lagi din naman nakatali yung buhok, naka ponytail, so mas maganda kaysa itali pa. Yan, magpagupit na lang ng medyo nasa medium length. Yun na nga pong wolf cut ang maganda bagay na bagay po sa kanyang buhok. So, ganoon na nga ang ating napag-usapan. Okay, kinat na natin. Pero lagi natin tatandaan, kahit na ang gusto niya mas maikli pa dyan, lagi po tayo mag-a-adjust po. Ayan o, hinabaan po natin ng konti dun sa gusto niyang length. Kasi mas mahirap na po, baka maiklian agad natin. Siyempre, ililayer pa natin yan guys, mas iikli pa. Okay, next, yan, iayos natin ang position ng ating customer kasi napakahalaga ng position para magupitan din natin siya ng sakto. So, lagi natin tatandaan na kapag tayo ay magugupit, lalo na yung mga ganyang style, gaya po nung nakita nyo kanina from the beginning, hindi po yun masyadong malayer. Para siyang two-layer ang style niya, kaya nilayer natin yung side na yan, yung pinaka-likura na yan, ng konti lang, konting taas lang. Ayan o, yun, saka natin ikat. Okay, tapos, okay na yun. Kuha ulit tayo ng kasunod. Ayan.
ikat uli natin. Ang pinaka-guide natin, yung pinaka-ilalim, yung una natin ginupit kanina. Ayun, yun lang yung nabawas o yung konting yun. Tapos, bagsak natin na ganun. Kuha uli. Okay, shout out kay Ken Ken. Hello, Ken Ken. Ang pogi nilang nag-iisang apo. Okay, next. Yan. So, pagpasensyahan nyo rin kung bakit yung atin pong mga video ay hindi talaga ganun ka-perfect kasi nag-home service tayo. Wala po tayo sa pinaka-parlor na naka-steady lang. Kaya makikita nyo, mayroon talagang mga lugar o may mga iba-iba po kayo na makikita kasi nag-home service po tayo. Yun po ang ating trabaho sa ngayon. Okay. Yan. Konti-konti lang po na paglilayer ang gagawin ninyo. Kasi once po na tinaasan yan, halimbawa yun, ikinat natin, tapos itinaas pa ng isa pa, magiging ano na po yan, magiging shaggy na po yan. Kaya iiwasan po natin yun. Isang taas lang ang kailangan. Okay. Next. So, madali lang pong gawin ang ganyang gupit. Yan, isama lang po natin yung kanina. Yan. Yan po yung nasa kabilang side. Okay. Ikat lang natin. Tapos, ihiwalay natin. Section uli. Ilagay natin sa harap. And then, ito na. Yan. Kung hanap naman nyo ay about hair cutting sa mga lalaki gaya ng barber's cut, faded o kaya trim, i-click lang po ninyo yung ating suggestion at mapupunta po kayo sa ating mga channel or ating mga uploaded video na about po sa hair cutting. So lahat po ng yan nandito sa ating YouTube channel, Sel Manggiat TV. Okay, ito na po ang kasunod natin gagawin. Yan. So mas maganda rin kung ano, kung halimbawa paggupit kayo ng wolf cut, yan ganyan, yung may kulay din po, mas maganda siya. So huwag kayong matakot kahit mahaba na yung buhok nyo, huwag nyong matakot na paigsiin kasi isipin nyo naman kung halimbawa 2 years na kayo, nakikita kayo ng mga friends nyo, mga mars nyo na ang buhok nyo mahaba, nakakasawa din po. Tapos lagi lang naman nakatali, nakapony, so parang mas nakakatanda po siyang tingnan. Kaya for a change, kailangan nyo magpagupit ng mga gantong style. Yan. Yung po ang gagawin yung tekniko, matapos nyo ilayer lahat, kuha kayo ng portion na yun sa may tainga. Yan. Tapos tapat ng may tainga nyo, kunin nyo lahat. Hindi po dyan kasama ang harap ha. Iba po yung nasa harap. Yan. Yan po yung nasa parte po na likod. Tapos, pag nasuklay nyo at naipon nyo lahat, yan, gupitin nyo ng ganyan o. Oh. Okay. Kita nyo pagbagsak ko. O, diba? O. Yeah, may second layer na kayong ginawa. Diba? Na hindi po siya kasunod nung una natin ginupit kanina. So, nakagawa na tayo ng second layer. So, ganun lang po ang ginawa nating technique para makagawa po ng wolf cut. Kasi medium length naman yan. Iba rin po yung wolf cut na mahaba talaga. Yan. Okay. Yun. I-layer lang natin. Yan. So guys, I hope na nagustuhan nyo ang ating video at pagkatapos po nyan, binlower po natin at inuto po. Ito na ang ating resulta guys ng ating ginawang wolf cut. So guys, napakaganda po talaga. Bumata po siya ng 5 years sa kanyang gupit. Kita nyo naman oh, napakaganda po ng outcome sa kanya. Talagang naglooking yung si madam. So guys, thank you for watching. I hope you learn and
i-share din po ninyo ang video nito. See you guys!